Yun, what's up mga kamuratal? Welcome to my channel. Ayan, so nandito naman po si Muratal sa inyong harapan. Dahil may gusto po ako i-share sa inyo o ipakita, ayan. Ano nga ba ipapakita ni Muratal ngayon mga idol? Ayan, tayo naman po ay magagawa lang ng suman mga idol. Ayan, so ipakita sa inyo kung paano magyadyad ng kamuting kahoy or balinghoy mga idol na pang suman. Ayan, gusto po ipakita sa inyo kung paano magyadyad ng kamuting kahoy. Ayan, ng manumano po mga idol. Ayan, makikita nyo naman. Meron daw itong yadyaran, no? Dito ko natin yadyarin yung kamuting kahoy. Kaya naman mga idol, ayan, laki ng muscle ni idol, ayan, no? Dahil nga po sa kayayadyad ng balinghoy. Alam naman natin na si Muratal ay kumikita lang ng, kumbagay, kumuha tayo ng income sa paglalako ng suman, ayan. Medyo nahirapan pa ako mga idol. Kaya naman mga idol, aking ipapakita sa inyo yung aking pagyayadyad ng manumano. Ayan, ilang kilo ba itong balinghoy na ito mga idol? Na ito lang naman, oh. Tiyan! Oh, ha? Yan po ang iyayadyad natin sa araw na ito mga idol. Oh, ha? Yan po ay 15 kilos. 15 kilos po yan mga idol. Tapos manumano po natin iyayadyarin. Ayan. Kaya yung ating upuan dito ay mababa para yung pwersa natin. Ayan. Kasama sa ating braso. Ayan, para malakas tayo mag-yadyad, mga idol. Akin lang ipapakita sa inyo para magkaroon kayo ng idea sa mga paborito ko yung suman na balinghoy. Ayan, paano nga ba ginagawa yung suman na balinghoy bago maging suman? Ayan, ang kaano po mga idol dito, ang pinakamahirap talaga sa pag-isuman ng balinghoy ay yung pag-yadyad, lalo na kung wala tayong makina. Yung manumano lang, yun po yung mahirap mga idol. Kasi tulad dito, 15 kilos na ating yayadyarin ng manumano, talagang napakahirap mga idol. Pero okay lang yan, kayang-kaya ni Muratal para magkaroon ng pera, mga idol. Ayan, tsaga-tsaga nga lang, ika nga. Sabi nila, pag walang tsaga, walang nilaga. Ayan, kaya tayo magtsaga ngayon, magyadyad. Nakakapangayak mga idol, sumula pa lang. So, sa pagyayad ng mga idol, ay ganito lang. No? Kailangan mga idol, yung hawak nyo ay yan, pahiga. Para mabilis siyang mayadyad. Ayan, kabila. Kasi dati, magyayadyad ako na gano'n, nakatayo. So, may matagal. Kaya ang ginagawa ko, pahiga na lang para mabilis ang mayadyad. Tapos ingat-ingat kayo mga idol sa pagyayadyad kasi pag napasubra dito yung kapit nyo, sigurado, pati yung kamay nyo ay mayayadyad. Ayan, ganyan lang mga idol. Ayan. O ha, mabilis lang siyang mayadyad kasi pahiga. Para lang tayo nagpupushap mga idol. Nagpupushap. Kaya mas maganda mga idol yung mababa yung bangko para tayo ay ano, yung komportable. Kasi kung mataas mga idol, nakayuko tayo. So, masakit sa likod. Ayan. Maganda yung ganito. Para yung force niya nasa kamay. Ayan. Para lang tayo nag-exercise. Ayan. Kasi sa pagsusuman mga idol, ito yung pinaka... kumbaga mahirap yung pag-yayadyad. Ayan. Gusto ko lang pong i-share sa inyo kung paano mag-yayadyad ng balinghoy. Kasi yung aking mga suki, talagang grabe kumakatawad, ayan. Ganito po ang pagyayadyad, 15 kilos po yan, nayayadyarin ko. Ayan. Yan po ay tinataga ko. Ayan mga idol. Ayan, bago po yan mag-isuman, ganyang katagal. Maproseso po yan mga idol. Pagkatapos natin mag-i-adjust, mag-ano naman tayo ng buko, mag-ano din, kakayod para sa panglahok sa ating suman na balinghoy. Pero ito po muna ang aking isi-share ngayon. Kasi masyado nga haba kung isasama ko din yung pag-ano ng buko, pagkakayod. Kaya ito muna ang isi-share ko sa inyo yung pag-i-adjust. Step by step mga idol, sa pag-i-adjust, tapos yung pagkakayod ng buko, tapos yung paano papulahin yung buko na panghalo sa ating suman para yung suman maging mapula rin. Para pag binuksan natin yung dahon, talagang nakakatakam. Ayan, kasi mapulsa. Pero ngayon mga idol, dito muna tayo sa pag-iadyad para hindi masyadong mahaba yung ating video. So, sa sunod na mga idol, panoorin nyo na lang yung paano mag... ito yung sa buko mga idol. Ayan. Paano magkayod. Sa ganito mga idol, sa aking pag-yayadyad,
ang kinukonsume nating oras dyan ay mahigit isang oras. Sa pag-i-edad pa lang yan. Tapos yung sa pagbabalot, nagkukonsume din tayo halos. Pag tayo mag-isa lang, isang oras din mga idol. Bali, dalawang oras na agad yun na makukonsume natin sa pag-ano. Tapos yung sa pagluluto, yun yung medyo matagal kasi kailangan yung sa pagluluto, yung talagang matagal siyang lutuin. Mga ilang oras, mga dalawa, mga tatlong oras para sigurado tayong luto. Kasi kung ipuporce natin yung maluto agad, medyo mahihilaw po yung ibabaw nun. Kaya kailangan ay talagang yung apoy niya ay banayad lang, hindi masyadong malakas. Kasi yung ilalim ay malalabog agad. Mabuti nga lang mga idol kasi nag-deliver yung ating in-order ng balinghoy maaga. So, kaya makapag-video pa tayo. Kasi kung yan ay dumating ng hapon na or paggabi na sigurado, hindi na ako makapag-video kasi rush na po ako nun. Kailangan talagang mag-focus sa pag-yayadyad at saka sa pagbabalot para may isa lang agad. Tapos kinabukasan, ilalawo ko na po yun mga alas 5 mga idol or alas 6 ganyan. May lapo na para panghabol sa panghabol sa umagahan mga idol. Ayan. So pagcheckan niyo na po yung aking video kasi nakikita ko na sa naghahakot ng camera. Ayan, pagpasensya mga idol. Ayan. Gusto lang naman po i-share sa inyo mga idol yung paano mag-i-adjad ng balinghoy. Ayan, kasi biglaan yung aking pag-i-adjad ngayon. Kasi biglang dumating yung ating in-orderan eh. Nung nakaraan kasi mga idol, ang ating nilalako ay pinangat na gabi. So ngayon, ay suma na balinghoy naman ang ating nilalako. Ayan, ganyan lang mga idol. Pero yung mga laki sa probinsya, talagang alam na nila yan, paano mag-iadyad. Pero yung mga lumaki sa mga syudad ay sigurado ay wala silang idea kung paano ba ginagawa yung suma na balinghoy. Ayan. Tapos pag may mga ganyang tatanggal, ito'y parang kahoy na. Ayan. Alisin po natin yan kasi matigas yan. Ayan. Kaya po tinawag itong kamuting kahoy. Kasi yung ano naman, yung isa kamuting baging naman yun mga idol. Yun yung talagang kamuti. Sweet potato. Ayan. Ito naman ay kasaba. Ayan. Sa pinaliwanag mga idol. Ayan, kaka-umpisa lang po natin. So, maya-maya mga idol, yan ay mauubos na. Mga isang oras. Pero hindi na po natin tatapusin na ipakita hanggang matapos kasi isang oras po yan, sigurado. Para kayo nanood ng isang pelikula. Ayan mga idol, tayo malapit nang makakalhati. Ayan mga idol, oh. Sa ilang minuto tayong nag-i-adjad mga idol. Tapos na ito yung ating i-adjad, oh. Ayan, parang ganyan kong mag-i-adjad mga idol, oh. Tayo na kalahati na. Tapos nagtutubig na po yung mga idol. Kaya kailangan yung sumang balinghoy, yan po ay pinipigaan ng kaunti. Yung bahagya lang po, hindi yung masyadong pigang-piga. Kasi matigas naman yung suma nun pag masyadong pigang-piga. Yung sakto lang mga idol, matanggal lang yung mga ganyang tubig-tubig na ganyan. Para yung pag naglagay tayo ng asukal ay hindi siya magtatagas. Hindi siya lalabas doon sa mismong dahon ng saging na ibabalot. Magiging matabang po yung ating suman pag ganun. Kaya kailangan, ito ay ating pipigaan mga idol. Ayan. So, ganyan mga idol. Hindi lang biro ang paggagawa ng suman na balinghoy. Kasi ito po ay patrabaho talaga. Kaya kunting tiyaga ang kailangan. Ayan. Ganyan nga po tayo medyo nakakalhati na. Tapos yung pinakagitna niya mga idol, ayan, ito, huwag niyong isasama sa pag-iadjad dahil ito po ay may kahoy sa gitna, ayan o. Ayan. Yan po ay ang tawag dito ay butod. Ayan yung pinakagitna niya. Para siyang ugat. Ayan mga idol, kaya kailangan yung pinakagitna niya hindi niya isasama sa pagluluto. Kaya ang ginagawa ko sa pag-iadjad ay yung pahiga mga idol. Ayan, nakaganyan. Para yung pinakagitna niya, hindi natin masasama sa pag-iadjad. Ayan, ganyan lang mga idol.
Tapos kunting ingat mga idol sa pag-yadyad kasi baka mamaya mapasama sa ating yadyaran yung kamay ninyo, talagang masakit yan. Magkakaroon kayo ng sugat. Ayan. So yun mga idol, tapos na po tayo mag-yadyad. Ayan o. Ayan mga idol. So ito po yung ating yadyad na balinghoy na pangsuman. Ayan mga idol. Halos isang oras may kita yung yadyad mga idol. Ayan. Ayan. May mga tubig-tubig na. Kasi itong mga tubig na ito yung ating tatanggalin mamaya, sasalukin natin. Bago tayo pumunta ng palengke kasi bibili pa po ako ng asukal. So ito ipapatuluin ko muna dito. Para salukin natin yung tubig bago natin pigaan. So yun mga idol, ayan. Ayan mga idol. So, dito po natin ito papatuluin. Pagyan lang natin ang pangkalang. Siguro ito na natin yung nalagay para medyo ano siya, patagilid. Ayan. Mas maganda sana mga idol kung mayroon tayong strainer na para diretso tulo na siya. Pero wala po tayong ganun na malaki. Kaya ginagawa lang natin ay pinipigaan. Ayan, yan po yung 15 kilos na kasaba or balinghoy na ating niyadyad. So yun mga idol, yung aking pagyadyad. Yun yung po ang nice bahagi sa inyo kung paano magyadyad or paano yadyarin ang balinghoy or kasaba mga idol. Ayan, medyo nabubulol na ako. Maraming salamat po sa inyong panonood mga idol. Akin na tatapusin kasi pupunta na ako sa palengke, bibili ng asukal. So hanggang dito lang po yung aking video. Ayan, maraming salamat po sa inyong panonood mga idol. Lalo na sa mga bago natin diyang viewers na napadaan lang dito sa ating channel. Idol, kung magustuhan mo itong video ito, ay inaanyayahan po kita na pindutin ng subscribe button dyan sa may ibaba. At pindutin mo na rin idol ang notification bell para lagi kang maging updated sa mga bago ko pang i-upload na video. Ayan. Ako nga po pala si Muratal Elmer. Nag-upload po ako ng mga video na patungkol po sa buhay probinsya. Ayan. Tulad niya po ng fishing adventure para po sa mga mahilig mamingwit. Meron po tayo niyan. Gumagawa po tayong video. Dahil mahilig din po akong mag-fishing. Ayan. At saka sa farming mga idol, sa mga mahilig magtanim dyan, meron po tayo niyan kasi nasa buhay probinsya po tayo. Ayan. At saka yung iba-iba pang mga craft na ating ginagawa mga idol. Ayan. Gumagawa po tayong mga craft ng tulad niya po ng paano gumawa ng pamingwit na kawayan at sa paano gumawa ng bamboo house or kung ano-ano pa mga idol na pwede natin i-share sa inyo na maaari yung pagkakuhanan ng kunting idea. Ayan mga idol, tuloy niya po nitong pag-i-adjad natin. So maraming salamat mga idol sa inyong pagsama sa akin. Hanggang sa muli mga idol. Ayos.